So we are back again, guys. Ako na panibago ang pasigay. About San, tungkol kay ano, Andrea Brillantes. Ay, ito nyo ba? Nag-comment si Anne. Patingin nga ito, patingin, patita mo. Ikaw, Anne, kaya may sapat, may samanta ka na. Di pa ba sapat yun? Gusto ko lima. Eh, gusto niya lima. Anak kay Doggy. Ano guys? Ah, dinilit? In-screenshot niya, in-screenshot. Share mo, gay. Happy New Year, ganda ng pagkaka-picture ko sa'yo, ano. In-screenshot lang naman to sa TikTok vid ko. Puchon, yun, min. Yeah, guys, may video na tayo. A lot of stuff is happening and not happening. So, 5 million subs na tayo. Siya ko sinasabi nyo, Tom, scaling ka ng video yung bagong audio. I mean, guys, pandemic, hindi kami pwedeng lumabas. Alam mo yun? Hindi nga ako pwedeng, ano yun, magpaka, hindi ako pwedeng, alam mo yun, magpa-party. So, invite family ko dito, kaso bawal. Kasi nga, pandemic. Pero, bagtagot sa issue na, nag-ano na, si Merck, nagpa-MD na siya. Kasi nagpa-tulpo, nagpa-MD na kasi. Hindi nga yun. Napalaman na yun, ano? Nakausap ko nga ganito si Chester, guys. Ang pinag-uusapan namin, pag tinatanong kay Chester na, ba't ang taas ng privilege ng babae dito? No? Parang, pag may nagawang mali ang babae, okay kayo, okay lang. Pero pag ang lalaki, may nagawang mali. Hindi kasi pinagtatanggal si Merck, guys, kasi sa akin, ano eh, like, nakayaw sa ibang bansa, alam niyo yan, eh, ang weird lang. Kasi kung titingnan nyo dun sa, okay, so i-recap natin yon si Cafe, di ba, punta siya kay Tito Raffy, which is, I mean, choice niya yon, which is, wala naman, rights niya yun, di ba? And sa opinion ko, okay din na ginawa yun ni Cafe, pero for me, sana hindi na lang nila pinala dun, no? Umabot pa dun, pwede naman nila pag-usapan, promise guys, kaya ako to ginagawa, hindi dahil gusto ko may chismis, kaya natin 50%, di ba, chismis, baga, ayoko kayong gumaya, if, sabi natin, kasi in the near future, dadating sa time na wala ng doggy, wala ng chismis, cheeks. Matanda na kami. Alam mo yun? Kayo na yung papalit sa amin. And maganda tong lesson na paggagawaan ng YouTube channel as a partner. Ngayon siya, ngayon ka. Real talk guys, real talk. Okay, hindi na to sa pa, lahat itong halong biro or anything else. Meron siya, meron ganun dapat. Kayo dalawa na lang mag-improvise ng content yung okay? So, natin today. Kasi kami ni Chicks guys, may sarili siya content, may sarili ako content. Focus ako sa gaming. Dito nagaganap sa bootcamp. Si Chicks naman, focus siya sa kanya. Sa nagaganap sa life niya, lifestyle namin. Basic ngayon yung konti. Nagaganap kay Chicks, yung nagaganap sa buhay niya, buhay namin dalawa. Yung sa akin naman, buhay ko, pati ng mga nagaganap dito sa bootcamp, pati ng Mobile Legend. Ayun yung sinaparate namin yung konti niya. So siya gagawa nun ako dito. Na ganito ano. So may iba kami subject, may iba din siya subject. If ever nasabihin nyo, ayaw nyo nung ganon, sabihin natin na maligay ng Mobile Legend, di kayo nagano. Pwedeng niya, partner kayo, okay. Q&A sa akin bukas, tapos prank naman sa akin bukas. Susunod na day, di ba? Pwedeng ganun yun eh, no? Sabi mo, ano scripted? I mean, sa akin walang scripted, guys. I mean, to be honest, walang scripted. Yung in-script ko lang is yung sa Wish 107, si Royce Panon. Ayun lang ata yung tatandaan kong scripted. At saka yung mga music video na scripted sa akin, yun lang ata tingin ko. Sa akin, raw talaga. Raw footage ko, yung nakikita niya dito. Raw, biglaan. Tingnan nyo, nag-aagal pa, walang pake. Alam nyo yun? Tugpak lang doon. Chester, hindi ko nanonood ng ano. So, ang masabi ko lang doon, dapat guys, yung problema nila, di na nila pinaabot kay Tito Raffy. Pagka, sabi natin, girlfriend mo. Ikaw, kahit tatanong ko, girlfriend mo na, kapag nag-break kayo, so, boy, girlfriend po tayo, Tito Raffy, ibubulgan na. Alam mo yun, parang, hindi yung kasalanan ni Cafe. Sure ko na pilitan siya or nasaktan siya. So, yeah! Sabi mo, Gina, masabi na po. Nagsasabi mo! Is nakakaiya pa! So, nakakaiya yun! Yeah, ay ang masabi ko kay Cafe doon, wala na sinabi niya kay Tito Raffy, I don't know if it is true, kasi hindi pa nga naglalabas ng side si Merck, di ba? So, para sa akin, naniniwala ako kay Cafe, nung sakaya nagulat ako, hala shit, ang laki lang kanikita, ganyan, ba't nagkakautang-utang? Why? Yan yung mga question moves. Palong mag 5-5k na binibigay, ganun. Now, back tayo dito kasi napalo natin sure kayong kay Cafe. Yung statement niya ay mga palong yung opinion ko doon, okay. Pero ako nga, like I said, inihintay ko yung ano ni Mark. Pero nung si pagkakasabi ni Cafe doon sa statement niya, parang nakakagabi yung ginagawa ng lalaki kasi yung parang walang respeto sa magulang ng babae, ganyan. Tapos parang ano yun, number done ako doon. To be honest guys, sabihin ko sa inyo, nire-respect ako magulang ng bawat tao. Except pag mo mag-assess yung kuputang na ninyo, iba yun. Di ba? Iba yun. Parang everyday word na yun eh. So na kay Merck, yung naglaba siya ng statement kay MG, yung mga tao na nagko-comment doon, dapat kay Tito Raffy ka lumapit. Why? I mean,
Ayun yung iniisip ko, tol. But dapat kay Tito, yung mga tao sinasabi, kung talagang ano ka, honest ka, dapat kay Tito Rafi ka lumapit. Why? Bakit? I mean, ayun ang tanong. Why siya lumapit kay Tito Rafi? It's his choice. Okay? Gusto niya lumapit kay Tito Rafi, lumapit siya. Doon siya mag-ano, contest. Kung gusto niya kay MG. Respect both parties, guys. Okay? Siyempre lahat tayo naloko sa pag-script nila. And sinabi ni Merc, 40% ng vlog nila is script. So basically, sabi natin sa 100 videos, 40. Sa 10 videos, 4. Sa 2 videos, I don't know. Pero pa yung divide. Malakas ako sa math. Dati, nung pumapasok ako na school, Mobile Legend na lang, alam ko bang! Mobile Legend na lang! So sinabi doon ni Merc, ba't daw wala silang pega is that, kasi pupunta silang Canada para may sa tuition nila, which is brilliant idea to be honest. Kasi if may stuck ka dito sa ganitong sitwasyon na toxic na nga kapitbahay mo, toxic pa yung nanonood sa'yo, to-toxicin ka pa ng sarili mong relationship, di ba? So, good sabi ko sa isip na pinapanood ko, ayun, tama yung iniisip ni Mark doon. So, nag-invest sila for their future sa Canada, so tuition fee, etc., etc. Pero, ang masabi ko doon, wrong move kay Mark pa din yun. Number 5. Akala ko ako nandiyan sa labas, chicks. Ayun nga. Ano ba yun? Wrong move kay Merc yun kasi ba't ngayon pa siya? Bakit ngayon? Which is kung kailan may pandemic, di ba? Please of advice, wrong move. Wait, kanya-kanya naman yan. Ano eh, pananaw sa buhay kang saan. Wrong move yun, tol. Kasi ngayon pandemic, pag mag-invest ka sa tuition nyo, it's hard. Sa totoo lang, mahirap pumunta ng Canada ngayon. Why? Kasi pandemic. So ako sa'yo sana, matagal na nilang ini-invest to. Pero magandang idea yun, to be honest. For education idea yun, the best tol. Huwag ka makinig sa ibang tao na, tangin mo, si Olga. You know, good na idea yun. Bibigyan mo ng edukasyon. Ikaw, pati girlfriend mo. The best tol. The best. Hindi habang buhay YouTuber ka. Hindi habang buhay streamer kami. Hindi habang buhay pro player sila. Hindi habang buhay pogi yan si Sumpa. Pag lumabas yan, yung kasama niya chicks, may boyfriend pala, binubog si Sumpak. Paano pag natanggal yung ilong? Isipin mo si Sumpak na walang ilong. Ilagay natin dito yung image ni Sumpak na walang ilong. Sa tingin niyo, gugustuhan pa ba siya ng babae? Sumpak! Tatanungin kita, paano pag binugbog ka sa labas tapos natanggalan ka ng ilong? Sa tingin mo, gwapo ka pa din? Bakit? Timpayabang ka talaga. Baksumpak po ang buyan. Dahil nga guys, okay yung pananood ni Merc. Investing sila sa future nila, education, etc. So nagustuhan ko yun, to be honest, thumbs up ako dun. Tapos pinakita niya sa akin yung lahat-lahat. Ang nakakapagtaka kasi guys, eto lang, big question sa akin. Since magka-Canada sila, ba't di pa nila ibenta yung Toyota 86? Di ba? May sports car sila, mag-iibang bansa sila, in-invest na lahat ng sahod nila doon. Why not invest what you have here in the Philippines? Tapos, ayun, kung ako guys, mag-for good ako sa, eto ah, ganito yung gagawin mo ah, eto. Real talk, this is how you do it. Okay, Merc. Maganda tong, eto, so gawin mo. Ako ah, babalik ako sa Belgium, ayoko nang bumalik ng Pinas. Una kong gagawin, ibibenta ko yung computer, sasakyan ko, at saka if ever may lupa or bahay, ibibenta ko yun. Pag nabenta na yun, punta na ako sa ibang bansa. Gets mo yun? Ganon. Sabi natin, kasi inyong gagamitin mo punan, pantay ka sa ibang bansa, pang bayad lahat-lahat, pang ano dun. Tapos yung mga naipon mo, ayun na yung gagamitin mo pang restart sa bagong buhay mo, di ba? I mean, kanya-kanyang pananaw yan, pero yeah, sana nag-gets mo yung idea ko na ano yun. And hindi ko talaga din disrespect yung decision mo dun. Ang kalalabasan kasi niyan, tol, kasi sa totoo lang, nagagamdaman ko yung nagagamdaman ko, yung nagagamdaman mo nung nakipag-break ako kay Chicks. Lahat si Doggy mali yan. Hindi nila alam kung ano yung story behind that. Okay. And nakakaawa kasi dati nagmamahalan sila tapos nagsisigaan na sila ngayon, di ba? Naisipin mo yun, umabot pa kay Tito Rafi. Tapos sinabi din ni Cafe, sa kanya po yung Toyota 86. Kasi naghahanap siya, nang mauutangan, bibenta niya yon, di ba? Shit, man! Di ba, pag lumapit sa si Cafe, benta ko yung Toyota 86 ko. Sabi niya, 1 million dogs. Bilhin mo ba? Hindi. Modded na yan eh. Anong pa yun yan? Ayoko na modded na kotse. Ibenta mo yan sa akin, 600K. Bibiling ko, tapos ibibenta ko na 1M. Hold up. Eh nga, ganun guys. Ay, ba't nagtataka? Like, bakit? Kahit hirap na sila. Gusto pa rin nila may magandang kotse. Ayun yung di ko mag-gets. Tapos sinabi pa ni Merc doon, ba't daw nagre-reklamo si Cafe? Joint account sila. Joint account to. Oh. Nakita ko naman yung kay Merc. Hindi kaya yung mga gagawin. Oo. Ganun nagre-reklamo si Cafe na yung girlfriend niya na ano, yung bangko na kapangalan lang kay Merc. Joint account pala doon. So, may nagsisinuan. Sino nagsisinuan eh? Who the liar?
is the liar. Yeah, guys, I mean, ayo, sa akin, hindi ko alam. Wala akong pake, and I don't care. Pero parang ginagawa tayong tangamadlang people dito eh. Kasi, isipin mo, tol. It's a prank! Isipin mo, tol. Ito kasi yan, tol. Isipin mo, tol. Nung nag-break sila sa YouTube, nag-break kami ni Mahal. Bam! Pumunta ako kay Mahal. Part 2 yun. Hindi na ako inaano ni Mahal. Part 3. May iba na akong Mahal. Part 4. May iba nang Mahal si Mahal. Part 5. Si Mahal nagmahal ng iba. Tapos minahal niya. Wala pala ako. So ako, Mahal. Sino ba ni Mahal? Part 6. Nakipag-engage ako kay Mahal. Yung pala iba na Mahal ni Mahal. Part 7. Diba? Dadating niya sa panahon. Bigas. Mahal. Sinauli ni Mahal yung sinsing na binigay ko kasi hindi nila daw ako mahal. Pero mahal ko siya. Ang tawagan pa rin namin sa isa't isa. Mahal. Kung mahal niya ako, mahal ko siya. Part 8. Kasi itong dumating. Part 8 na. Wala pa season. Ang ginaganda na ito. Wala pa season 2. Sa episode 2 eh. Sa episode. Gago, baka pilot pangalan. Ano pilot? Pilot episode. Puta nga, namimig. Ganun ba? Ito pa! Abang! Pag may pilot episode, abang ka season 5, 6, 7. Then pala! Season 1 pala to that! Guys, excited na kayo! Episode 9! Iniwan ko si Mahal. Episode 10! Pinatulpo ko ni Mahal! Episode 11! Sinala na lahat ni Mahal! Except yung tiyo tayo. Episode 12! Sinabi ko na ano ang nangangdaman ko kay Mahal. Season pero episode 12! May season 2 pa! May season 2 ba yun? Ano, T? Rise to Woto! Nakita mo? Like, ano, nag-reply si Abdel Bernadette si Hente. Si Dexy Kilapiasa mag-reply. So, yeah, guys. I mean, ako na-excite ako. Hindi ko naman sa ano. Ako promise na-excite ako sa nagaganap. Sa kanila. Kasi na-enjoy ako panahon. Yun eh, to be honest. I'm like you. Ito yung, parang ito yung may lalagay ko sa comment box. Di ba? Ito yung malalagay ko sa comment box ng mga video nila, di ba? So, ang totoo, ang nakaano pala dun, umuwi pala si Merk dun. Ay, by the way guys, buti na lang sa magandang kalagayan si Merk kasi kala ko, kasi wala na, 6 days na eh. It's over, kala ko, it's over! Ding, ding, ding. Hello, naginaw na ako. Ngayon nga guys, ang weird, gusto kong umiyak na, dahil balik mo. Ang weird kasi tayo nanonood, di natin alam. Pero okay yung interview ni MG. And yung mga tao nagsabi, ano, walang privilege si MG na kausapin si Merk. Kung dun komportable yung tao, guys. Like I said, man, kung nung nasa taas ka, iniwan mo lahat. Nung bumagsak ka, makikita mo kung sino talaga kung tunay na kaibigan. Tingnan mo, nandiyan sila Jonah. Tipin mo si Jonah na, Jonah nanonood na, ganun o. Sumasagap lang sa wifi niya eh. Ang dami wifi. Ang tele, medyo lang. Pero yun nga guys, ando si Jonah, ando si MG, para sa kanya. I mean, ayun, nakapag-open up siya. Kanya-kanya tayong opinion. Pero para sa akin, talagang, nanaking dito sa Pilipinas doon, pag tingin ko, pag may nagawang mali ang babae. Ano? Parang ito kasi yun eh. Ano yan? Sino yan? Sino ito? Ha? Sino? May philosophy kasi yun. Ano nga? Kalimutan ko. Hindi, pero ba't gano'n na yun? Pag babae nagkamali dito guys, parang hindi naman permitted, parang not a big deal. Okay lang. Pero pag lalaki, parang dito lang ang nakita sa Pilipinas na magkaiba yung privilege ng babae tsaka lalaki. Babae tsaka lalaki. When it comes to relationship. Gulo ka sa... Okay, guys, kasi ang word talaga, man. Ang gulo, like, pagtaka. Kasi tulad ng naganap sa amin, parang tungo sa lahat ng mali. Alam mo yun, like, taga ako, why? Everything has an ending, accept it or not. Di ba? So, palay mo, magkabati sila. Season 2. Diba? Yun na lang hinihintay natin. Pero nakakatuwa, guys. Nasubaybayan natin yung lahat. Good luck na lang kay Merk and Cafe. Sana maayos sila to be honest. Maybe last video na to sa kanila. May iba na akong bagay na kailangan gawin. Sako nung wala akong makontent, lumabas yung ano nila. Ne. Pero sana maayos nila. Maayos nila to in a good way, in a good term. Ayun na, just pwede ni Merk kumapit kay Tito Rafi tapos ibigay yung side niya. Okay yun. Pero okay na rin nagbigay siya ng side niya. KMG, respectable na yun kasi doon siya komportable sa surrounding na yun. Okay naman. Pero madami akong question kay Merk, man. Like, to be honest, like yung mga bakit tol ngayon ka lang po, ba't mo naisipan pumunta ng Canada para mag-school doon, pandemic, nagaganap, alam mo yun. Tapos kung kailangan, gusto mo palang punta ng Canada, binenta mo na lang muna yung mga assets mo. Tapos next time yung ipon mo, di ba?
Ayun yung ano. Tapos ang ang tanong ko lang kay Cafe, joint account pala, okay? Alam mo yun, joint account pala. Eto, tingnan natin, basahin natin yung comment. KMG, Maka, Gago, what's up, man? So guys, ito, sasahin natin. Ito, by Crystal Bell Rakino. English na maganda to. If you're speaking with integrity, show yourself to Cafe who's been looking for an answer why you did that to her. And if you're also telling the truth, equipped with life-saving evidence, why not be a man to Sir Rafi and provide clarification? Merc, this interview of yours only signifies insincerity. Be a man, dude. Oh my God. Like, bakit pa kailangan pumunta kay Tito Rafi? Ang tanong kay Crystal Bell Rakino to. Bakit kailangan pumunta kay Tito Rafi? Dapat hindi na dapat umabot to kay Tito Rafi. Nakita mo to, Chess? Masahin mo, Chess? Okay, ito magaling mag-English eh. If you're speaking with integrity, show yourself to Cafe who's been looking for an answer why you did that to her. And if you're... And if you're also telling the truth, equipped with life-saving evidence, why not be a man to Sir Rafi and provide clarification? Merk, this interview of yours only significant. But kailangan mag- Hindi niya kailangan case mag- ano kay Tito Rafi? Kung gusto niya ay makagago, ay makagago. What's up, man? Di ba? Kung doon siya komportable. Ito pa, ito si ate ah. Rice Manon, don't post on social media your feelings. People will just judge you negatively. Tama yan. At least, tangin si ate, Mina. Mag-iisip. Ay, nag-alip pa na yun sa kanta ni Belly Eilish. Ito, Belly Eilish, say, do not share your feelings on social media. We don't know the real truth. People are toxic this time of generation. We don't know the real truth. Let's just pray that the issue will end in a happy way. Thanks, God. Promise. Eto kay Ate Rice Manod, etong comment mo ate 2 hours ago is just phenomenal. Super splendid. Okay to. Eto, ganito mag-isip guys. Ganito mag-isip. Eto kay White Mamba! Ba't dito? Takot ka kay Rafi Tulpo eh, no? Ibigay mo na lang kasi shared money ni ate girl. Joint account sila. Ako na sasagot ha. I mean, hindi ko mag-gets. Kasi parang, ang comment, parang mali lang lahat ng lalaki, parang. I mean, may right si Merk, tol. May right si Merk na sure ko nag-usap naman ata sila para sa ito. Eto kasi dapat sina... You know what, Merk? Eto ah. Pumunta kay Tito Rafi, ipakita mo. Kasi nag-provide siya ng evidence kay MG. Lahat-lahat. I mean, to be honest, mga ganitong comment, man, napaka-toxic. And the only way you can... I think na pwede mong mataas ulit sarili mo, tol. Pumunta kay Tito Rafi, and that's the only way. So, I mean, kasi ito, sila din nagpipilit eh. Pinipilit ang mga tao. Punta kay Tito Rafi. I mean, ayun ang tanong, ang gusto kong tanong kasi, I mean, madami natutulungan si Tito Rafi, no offense, I mean, lagi ko siyang pinapanood, big fan ako ni Tito Rafi. Pero sometimes kasi, gumagad yung bagay guys, di na dapat dumating kay Tito Rafi kasi may mga tao dyan na may mas maanong problema eh, di ba? Like, di ba? Merk is just lying, eto sabi ni Kusay YouTube, Merk is just lying because of the issue. He will do that just to be clean in his name. My diagnostic in Merk, lying, his emotion, face, his action, is just the sign of lying. Sabagay, kanya-kanyang opinion yan, and eto guys, to be honest, nakakaawa to. Naawa ako kay Merk, siya naawa ako kay Cafe, to be honest, naawa ako kay Cafe, pero naawa din ako kay Merk. Pero tanga si Merk eh, guess mo yan? Taka si Merk. Taka din si Cafe. I mean, in my humble opinion ha. Taka silang dalawa. Kasi hindi naman sana aabot sa ganito. Pwede naman nilang ayusin to eh. Then naman napitan ni Cafe si Merk na i-text niya or hintay niya sumagot. Sabi natin, hindi porket sumagot yung lalaki. Guys, hindi porket sumagot yung lalaki na hindi sumagot. Tama ba yung sinabi ko tol? Porket hindi sumagot yung lalaki for a week is that tatakbo, ano magano. Which is yes, totoo na. Kakabahan ka ang nangyayari sa boyfriend ko, ganyan-ganyan. Kung alam mo na ng bababae si Merk, chill ka lang muna, focus ka lang, okay, tama ba itong gagawin ko, maglalive ako sa social media, ganyan-ganyan. Pupunta ba ako kay Tito Rafi, or makag-uusapan namin to para di na to sumabog. Alam mo yun, I mean, di ko alam to, to be honest. Sa bagay, is either or, sabi natin, bumagsak si Merk, tataas si Cafe, or bumagsak si Cafe, tataas si Merk. Wala namang mangyayari sa akin eh. Yeah? You know what? This shit, I'm out. Ang malamig no get out, di nila abot kasi sa kainan jet. BBS ko mikin na sa akin neck, lahat sila iwan ng layo.